Pinakamahirap yung kuminsan, ikaw ay pinag-uusapan, ikaw ay chinichismis. Naging victim na po ba kayo ng chismis, gossip? Have we ever been participants in this activity? The Bible warns us about the power of the tongue, especially when it is used for evil purpose. James 3:16, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Napaka-tibay at napakalakas ng mga pangungusap tungkol sa dila, na ang dila daw ay pinag-aapoy ng impyerno at binibigyan ng lakas ng kasamaan upang gumawa ng hindi mabuti. And indeed, words are powerful. When used for ungodly and evil purpose, the tongue becomes a tool of mass destruction. Napakarami ng tao ang nasira, napakaraming karangalan, napakaraming pamilya ang pinaghiwa-hiwalay ng mga chismis. Ang atin pong pag-aaral ngayon, patuloy sa paghahanap natin ng buhay na payapa, tahimik at mabunga when people gossip. Pag ang mga tao ay nagchichismis, ano ang nangyayari? Ama namin sa langit, salamat kayo po'y nakatunghay sa dakong ito. Nawa kalugod-lugod sa iyo ang aming mga awit, sayaw, ang dadali namin sa iyong mga handog, pati ang puso namin na ngayon na inilalapit upang pagpalain niyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Wala ni isa sa amin na maaaring magmalaki na kami malinis. Pakalinisin niyo po kami na inyong pagpapatawad at gawin niyo kaming karapat dapat tumanggap na inyong pagpapala. Mangusap kayong may kapangyarihan at awa, Panginoon, palayain niyo kami. Papaglinawin niyo ang aming isip, bigyan niyo kami ng kaliwanagan at nang sa ganon makita namin ang mga kasamang inudulot ng mga pananalita na hindi iniuukol sa iyo. Turuan mo kami, kayong maging tagapagsalita, dalangin namin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Bakit nga ba ang mga tao ay mahilig magchismis? Kahit kumisan, kala mo machong-macho at walang kahilig-hilig, pero pag nag-umpisa na, talagang nakikinig din naman. Why do people gossip? Because corrupt hearts find gossip delicious. Ang puso na liko, ang puso na malayo sa Diyos, ang pusong pinananahanan ng kasalanan ay nasasarapan sa chismis. Proverbs 18 verse 8, the words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. Kung paano tayo nasasarapan sa leche plan, paano tayo nasasarapan sa paborito nating ulam, sa paborito nating pagkain, ganun daw ang pagkakasarap ng chismis sa mga tao na mahilig dito. Kaya naman, nauubos ang panahon, talagang nilalaan ang maraming lakas, nagbabiyahe, nagte-text, nag-i-email, para lang sumali sa ganitong mga gawain. At ito ay Tinagalog, Kawikaan 18:8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Pagka ang puso ay malayo sa Diyos, malapit sa chismis. Kaya atin agad itong isipin, kung mahilig ako dito, ibig sabihin may problema ang aking espiritu. Proverbs 10:23, a fool finds pleasure in evil conduct. Ang tao daw na hangal, ikinagagalak ang mga maling gawi at mga gawa. Gossip feeds a person's evil side. Ang bawat tao ay may mabuting bahagi ng kanyang puso at may masamang bahagi nito. Kung ano ang ating pinakakain, ine-exercise, binibigyan ng panahon, yun ang lumalakas at nagwawagi. Kaya ang pagchichismis, ang pakikilahok dito, ay nagpapakain at nagpapalakas sa bahagi ng pagkatao natin na hindi maka-Diyos. Gossip damages its practitioner and participants before it could even damage its subject. Why? Bakit nauuna pa na masalanta, masira yung nagsasalita ng chismis kaysa pinagchichismisan? Because the participants of gossip inevitably pass judgment on the subject. And they inevitably react negatively to the subject. Bihirang-bihira mga kapatid na nagchichismis kayo, sumasali kayo, nakikinig kayo, na hindi kayo maapektuhan ng nadinig nyo. Kadalasan, hindi nyo pa nadinig yung paliwanag ng kabilang bahagi, ay nahusgahan na natin siya. Kung yung nagchichismis ay galit sa kanya, kung mababa ang pagtingin sa kanya o pinapababa siya nung nagchichismis, nadadamay yung nakikinig. At kahit sa hukuman, kahit ka pa nakapatay ng tao, kahit ka pa may ginawang masama, eh hindi ka pa kinikilalang guilty hanggang hindi ka nalilitis. Pero sa hukuman ng chismis, walang judgment, walang fairness, walang justice, puro judgmentalism lang.
Dahil hindi nadidinig yung taong pinag-uusapan, pero napapatawa na siya ng hatol kung siya ba ay masama o hindi, siya ba ay guilty or not. And usually, of course, the verdict is guilty. At bakit naman nadadamay at napapasama yung nagchichismis? Kasi nagiging judgmental ka. At isa yan sa mga pinagbabawal ng Panginoong Jesus, yung maging judgmental ka. Sabi, judge not that you be not judged. It is a challenge. When you hear a story or a gossip, chances are you will take the side of the storyteller. Unless you really know the other side of the story, or you really are very much involved with the subject of that story, chances are you'll be swayed. Kaya isa yan ang teorya ng communication. Yung naunang nagsabi, kadalasan, yun na yung nakakampihan. Kaya dapat pinag-iingatan. Why else do people gossip? Because gossip is a form of criticism. Gossip is a way of putting others down. Ang nagchichismis actually ay namimintas. Ang nagchichismis ay gumagawa ng magagawa niya para pababain ang kalagayan nung pinag-uusapan. Kaya naman hindi katakataka na mas lalo na napaboritong pagchismisan ng mayayaman, ang mga makapangyarihan at mga sikat dahil maraming naiinggit sa kanila. Kung ang chinichismis natin ay hindi mayaman, hindi sikat o makapangyarihan, siguradong meron lang tayong lihim na galit, meron tayong panibugho o lihim na pagkainggit. Sapagkat kung ang isang tao ay pinapahalagahan mo, minamahal mo, iginagalang mo, hindi mo siya chichismisin. Ma-o-offend ka pag chinichismis siya. Kaya sinusuri din ng tao ang kanyang sarili, bakit ko nga ba enjoy madinig na si ganun palang artistang kay ganda-ganda, eh bulok pala ang kalooban niya. Bakit pa ako natutuwang marinig at ipamalita na yung ang yamang-yamang pamilya na yun ay broken home pala at sila pala ay dysfunctional family. Kadalasan kasi ng pagchichismis ay pahayag ng pagkainggit. At dahil hindi ka makabawi, hindi ka makagante, hindi ka makatabla sa kanila, dinadaan mo na lang sa salita para kahit man lang sa salita mapababa sila at inaasahan mong sa pagpapababa mo sa kanila ay mapapataas naman ang yung sarili. There's a very deep psychological reason why people love to gossip. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kaya kadalasan ang mga nagchichismis tungkol sa mga artistang kay gaganda, kadalasan yung mga nagchichismis sila tong hindi magaganda. No? Naiingit siguro sila, dalagang ganda ng mga artista, kaya kailangan chismisin nila ng chismisin para makahanap sila ng kapintasan. Bihira yung nasa chismis industry na maganda, ha? Yung ganda ng standards ng advertising, yun naman ang pinag-uusapan natin, na uri ng ganda. Kasi siyempre, parang sobrang naman sarap ng buhay ng mga ito, sikat na sila, malaki silang kumita, magaganda pa sila, kailangang hanapan ng baho, kailangang pag-usapan at ipagdiwang ang kanilang mga pagkakabagsak, ang kanilang pagkakadapa. Kaya nagiging masama ang ganitong uri ng usapan. Hindi masama na itaas mo ang iyong sarili kung ito ay dahil sa achievement, dahil meron ka talaga nagagawa na pilitin mo man o hindi, ay mapapataas ka talaga dahil mapapansin ka, dahil mabunga ang iyong buhay. Pero ang ginagawa ng mga walang bunga, binabato na lang nila yung mabunga. And they find evil delight in it. Kaya napakarami pong utos sa Biblia na huwag daw magsisinungaling laban sa kapitbahay. Huwag chismisin ang kapitbahay at huwag sasaksi laban sa kaso ng kapitbahay na hindi naman totoo talaga. Bakit ganon? Sapagkat napakaraming alitan na magkakapitbahay. Bakit ang magkakapitbahay ang madalas magkagalit? Eh, nagkakakitaan sila ng mga bagay na ikakainggit. Mas maganda yung bahay ni kapitbahay, mas malaki yung TV, mas mabait yung asawa, mas matatalino ang mga anak, mas maraming damit, etc., etc. That's why there's a lot of animosity between neighbors, or among neighbors, because there's a lot of room for envy, because you see how they live, you see what they have, which probably you don't. Psalm 24:28, do not testify against your neighbor without cause, or use your lips to deceive. Nakakapandaya, lalo na yung mga nagsasabi, mga nagwi-witness, nagte-testify. Neighbors become enemies mainly because of envy. And gossip thrives where there is envy. Kaya malakas ang chismis sa mga opisina. Kasi inggitan niyan eh kung sino po-promote, sino mas malaki ang sweldo, sino ang mas maraming bakasyon, mas maraming chismisan halimbawa sa show business, because there's a big disparity in income and in treatment the way people are being treated. May mga star, may mga hindi star. It will give birth to a lot of unhappiness. And sadly, the unhappy people walk the wrong way to happiness. They do it through gossip. Gossip is a poor man's substitute for wealth.
Pagka-poor ka na, may alam kang lihim ng kapitbahay, ang pakiramdam mo, yumayaman ka pagka ipinapamalita mo ito dahil maraming lumalapit sa iyo, nagiging sikat ka for a moment. So gossip is a poor and an obscure person's substitute for fame. Hindi ka pwedeng sumikat dahil hindi ka makapag-artista, hindi ka tipong artista, chismisin mo na lang mga artista, sisikat ka na rin. Hindi ka makasikat dahil hindi ka magaling, labanan mo yung magagaling, buntalin mo sila nang walang kaabog-abog, matityaryo ka na rin. Makipag-away ka sa mga sikat at matatapunan ka rin ng kahit konting kasikatan. Gossip is a poor and a weak man's substitute for strength. But when it comes to words, brothers and sisters, we are made poor by what we say and rich by what we keep. Pag may alam ka ng mga masasayang bagay tungkol sa iyong kapwa, sa iyong karukhan at kahirapan na ipinamamalita mo yun. Kasi nawawalan ka na ng alam na exclusive. Alam na rin ang lahat, so poor ka na. Pero kung meron kang alam na mga masasayang bagay, lalo't mahalaga para ma-maintain ang isang tao ang kanyang dangal, ang kanyang productiveness, ang kanyang fruitfulness, at hindi mo ipinamamalita yun, you are made rich by keeping it. Kaya mga taong daldal lang daldal tungkol sa mga lihim ng iba, actually, hindi nila alam yung sarili nila ang kanilang ibinababa at ginagawang hamak. Proverbs 15:21, folly delights a man who lacks judgment. Pagkakulang ka sa katinuan, kulang ka sa katalinuhan, ikinatutuwa mo ang mga bagay na mali. Actually, gossip is a needy man's way to cry for help. Ang nagchichismis ay actually nagpapahalata na meron siyang pangangailangan. Sapagkat ang isang taong masaya sa kanyang sariling buhay ay hindi mag-aaksaya ng panahon na pagkukulan ng pansin ang buhay ng may buhay. Whenever people gossip, they are saying, I am lacking, I am poor, I am needy, my life is not interesting, I have to think about other people's lives. I feel so low about myself that I just have to cut everybody around me so that I'll have an artificial sense of height. At yan po ang nararamdaman ng maraming tao. So dapat talaga tinutulungan yung mga nagkikipag-chismis, yung nagchichismis, iba talaga ang problema niyan, mas malalim. Dapat sila'y umiinom ng gamot, pero ang iniinom nila ay lason. Sapagkat habang nagchichismis sila, napapaaway sila, bumababa ang kanilang reputasyon, nagkakaroon sila ng mga kagalit, lalong lumalaki ang problema nila. Gossip mongers are people who have grave needs, but they mistakenly resort to poison instead of to good medicine. Pag ang tao ay nagchichismis, sinisira niya una ang kanyang sarili. At sino man ang nakikipagchismisan sa kanya, tinutulungan natin yung tao na yon na sirain ang sarili. To join them is to help them ruin themselves. Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ang konteks ito sa gyera. Ang pinagtitiwalaan daw ng iba, mga sasakyan, mga kabayo, mga kagamitan. Pero ang pagtitiwalaan daw ng mga anak ng Diyos, kaya ang Diyos mismo. So, yung mga hindi adequate ang buhay, ang pagtitiwalaan nila, to hit below the belt, to hit negatively and wrongly, to gossip, to criticize, to complain, to rebel, samantalang yung mga godly people will resort to the name of the Lord, to the way of peace, to the way of fruitfulness and productiveness. This is how the people of God must face their inadequacies, by being fruitful, by being true to self, and by being kind to others. So while we say we abstain from food, some people think that religiosity is about abstaining from food. Some people think it's abstaining from adultery. But every one of us must remember that godliness is abstinence from gossip, from the misuse of the mouth. Speech is a gift from God. Words are gifts from God, and words are powerful. Nakita natin pag sinabi ng Diyos, let there be light, nagkakaroon ng light. Tayo nilikha sa wangis ng Diyos, may kapangyarihan din ating salita. At ang kapangyarihan ito ay dapat na ipinasasailalim sa Diyos. Hindi ipinapagamit kay Satanas ang ating bibig para sumira ng kapwa, sumira ng sarili nating mga buhay. When people gossip, evil is glorified. Basta may nagchichismisan, ang natataas ang kasamaan. We privilege evil by indulging in gossip. Pag ang mga tao ay nagchichismisan, nalilimutan ang pangalan ng Diyos, at kahit hindi nila sadyain, ang pangalan ni Satanas ang tumatanghal at sumisikat. Bakit ungodly ang chismis? Because when people gossip, trust
is betrayed. Halimbawa, ikaw ay person A, kilala mo si person B, may alam kang lihim niya, ibinunyag mo sa iba, you betray the trust. Hindi na magtitiwala sa iyo si person B, kahit kailan. At lahat ng pinagkwentuhan mo, hindi rin magtitiwala sa iyo dahil ganyan ka pala, madaldal ka pala. Trust is betrayed. Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Trust is sacred. Bakit sacred ang trust? Bakit banal na bagay ang pagkitiwala sa kapwa at pakikipagkatiwalaan? Because without trust, there will be no meaningful human interaction. There will be no meaningful human relations. Kung wala tayong pagkitiwala sa isa't isa, hindi magkakaroon ng matibay at magandang pakikipagkapwa. Kung di ka nagtitiwala sa tindera na yung tinda niya talaga ay kung ano ang sinasabi ng label, hindi ka bibili. Kung hindi ka nagtitiwala sa ahente na itinitinda niya sa iyo ay tama, hindi ka rin bibili. Pag hindi ka nagtitiwala sa iyong kasintahan, hindi ka magpapakasal. Pag wala kang tiwala sa iyong anak, hindi mo bibigyan ng pangmatrikula dahil baka ipanglakwat siya lang. Pag wala kang tiwala sa iyong asawa, hindi mo siya bibitawan, itatali mo sa tabi mo dahil baka gumawa siya na milagro habang wala ka. Pag wala kang tiwala sa kaibigan mo, hindi ka mapapalagay ang loob. Lagi kang defensive at lagi kang tense. Hindi ka makapagsabi ng mga totoo tungkol sa iyong sarili dahil baka kanyang pagtaksilan. Pag walang pagtitiwala, walang halaga ang pakikipagkapwa. Pero pagka tayo ay sumisira ng tiwala, winawasak natin yung napakahalagang institution of trust that we all need to have a meaningful life. Na pagka may nagtiwala sa'yo, noong kayo'y magkaibigan pa, noong magkagalit na kayo ngayon, ibinulgar mo na lahat yung alam mo, walang kwentang gawa yon. Sapagkat nung yan ay ibinigay sa'yo, ipinagkatiwala sa'yo ang lihim, merong sacred trust between the two of you. Nung panahon na yon, you were good friends. You were probably sweethearts. You were good relatives. Ano man ang mangyari sa darating na mga panahon, magkasiraman kayo, magkagalit kayo, hindi mo dapat balikan yung dati ng magandang panahon ninyo at pagsisirain mo pa yon. Kung ayaw mo nang gumawa pa ng magandang samahan sa future, pwede. Pero hindi mo na dapat balikan pa yung magandang nakaraan para wasakin lang. At least you have a nice past to look backward to. You have a good memory of it and it can help you go through very difficult days. But many people are foolish. They fall out of friendship. They go back to the time when they were friends and destroy all the remnants and the good memories of that friendship by divulging secrets. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Pag pinagtitiwalaan, dapat katiwa-tiwala. At sinabi sa Bible, a trustworthy man keeps a secret. So do not listen to a gossip. Do not be an audience to someone who reveals other people's secrets. Do not listen to someone who betrays trust. Whether or not, what is being said is true. Pag may nagdadadaldal na tungkol sa reputasyon ng iba, lalo't lalo yan ay may kinalaman sa trust, na nalaman lang niya naman nung araw kasi pinagtitiwalaan siya, oras na yan ay sinira na niya, ay huwag kang makikinig sa kanya. Maski pa nga totoo ang sinasabi. Kasi totoo lang yung sinasabi, pero masama ang intensyon at masama ang pagkatao. Such is not a good man. And you become a partner in crime simply by listening. Totoo o hindi ang pinapamalita tungkol sa kapwa, ang dapat natin tinitingnan, malicious ba? Self-serving ba ang motive? Bakit nagsasalita? Kung nung araw pinagdadadaya ka ni Kumpare 1, tahimik na tahimik si Kumpare 2, at matapos ng ilang taon, sinasabi sa'yo ni Kumpare 2, alam mo, si Kumpare 1, dinadaya ka niya ilang taon na. Kahit totoo yun, itatanong mo rin sa sarili mo, bakit sinasabi mo sa akin? Nung araw, hindi mo sinasabi. Tapos ngayon, sinasabi mo. So, hindi mo naman sinasabi yan dahil meron kang pagmamahal sa akin Hindi naman dahil may malasakit ka. Sinasabi mo yan dahil magkagalit siguro kayo ngayon. Gusto mo, kung makakampi, mag-aalit din ako sa kanya. So, evil din yung motive. Kahit totoo ang balita. Sinasala natin ng ganyang mga bagay. Proverbs 20 verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid the man who talks too much. Sino daw ang iiwasan ang isang taong masyadong maraming sinasabi? Ngayon, hindi lang yun dami ng salita. Yun ding maraming topic na pinag-uusapan samantalang hindi na dapat pag-usapan.
Talking too much is not about just the volume and the quantity of words said, but the repertoire. It's also about the topics being discussed. Dahil may mga bagay na hindi na dapat pag-usapan kahit pa nga totoo. Kung halimbawa ang nanay nyo, once upon a time eh, nadapa, nagkamali at nagtaksil sa tatay nyo, gusto nyo bang pag-usapan yan tuwing may family reunion? Totoo naman ha, pero pinag-uusapan ba yung ganyan mga bagay? Meron kang kapatid na iniisip mo, siguro hindi namin to kapatid, anak siguro to sa labas ng nanay ko nung tatlong taon siyang nawala. No? Pag-uusapan nyo ba yon? Kahit totoo? May mga bagay na hindi tinitingnan. Pag nakakita ka ba ng mga dumi ng hayop at kung ano-ano sa kalye, tititigan mo ba yan? Pag may na-aksidente, lumumulwak-bulwak ang utak at mga bitu-bitu ka, tititigan mo ba yan? Nakakapagtaka, may tumititig pa, kinukuhanan pa ng picture. Hindi naman sila yung press. Why? This is no longer edifying. This is no longer a godly thing to do. May mga bagay na tinitingnan, may hindi. May bagay na iniiwasang marinig, kahit pa nga totoo. Dahil nakakapagparumi ng tainga, nakakapagparumi ng isip, at nakakasira tungkol sa pinag-uusapan. So avoid the gossip. Avoid listening to gossip. May mga kinukwento ang isang tao, tapos pumupunta na sa mga gossip. Ay, teka muna, parang change topic tayo, iba na yata yan. Hindi natin dapat payagan na ang tainga natin ginagawang basurahan ng maraming chismis. When people gossip, good relations are destroyed. Yan ang number one destroyer ng friendships eh, mga kadaldalan. Proverbs 16:28, a perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends. Gano'ng karami ng mag-asawa ang nagkalayo ang loob o naghiwalay dahil sa mga chismosong kamag-anak? Gano'ng karami na ng mga pamilya ang napagwatak-watak ng matatabil na dila? Pati magkakapatid sa church, nagkakalayo-layo ang mga loob dahil sa mga chismis-chismis. Gossip separates friends and colleagues. Pag naniwala ka sa isang chismoso, lumalayo ang loob mo doon sa pinag-uusapan, ibig sabihin, doon ka lumalapit sa chismoso. Dati may kaibigan ka, malapit ang loob mo, darating si chismis, lumayo ka kasi dito ka lumapit sa kabila. Parang simpleng arithmetic lang kailangan mo para maisip mo na, teka, kanino ko ba ilalapit ang loob ko? Sa dati ko ng kaibigan na tumutulong sa akin, nakikipagtulungan sa akin, o dito kay chismosa na naninira? Pero oras na nagtagumpay siya, lalayo ang loob mo dun sa dati sana ay minamahal mo, pinagtatanggol mong tao. Is it good for you na mangyari yon? Dapat analytical tayo sa ganyang mga bagay. Participants in gossip inevitably take sides. Hindi mo naman naiiwasan na may kakampihan ka eh. Pinipili mo, kakampi ba ako dito kay may dala ng balita o dun sa topic, sa taong pinag-uusapan namin? Kadalasan dun ka napapakampi sa may dalang balita, hindi yun napapansin ha? Kaya kailangan natin ng discernment. Dahil namamanipulate tayo ng words. The words of a gossip can manipulate even our loyalties. When people gossip, evil is promoted. Now, what is evil about gossip? First of all, the content. The content of gossip promotes evil. Because usually, gossip is falsified. Bihirang balita ang totoo. Kadalasan yan, binabaluktot. Gossip is usually magnified, exaggerated, dramatized, controversialized, para bumenta. Siyempre, ang chismosa, pag pumunta sa'yo, may hangos-hangos, arte-arte, dramatic, para ka makinig. At ganoon din yung mga chismis stories. Pag may chichismisin, kailangan dramatic ang chismis, no? Para bumenta. Kung ang chismis ay pinapanood sa TV, pinapakinggan sa radyo, o binabasa sa magazine o dyaryo, kailangan pasamain ng sobra yung nagmumukhang nagkakamali para masyaka mga tao at bumili. Sabi ni Balagdas sa Florante at Laura, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Dahil talaga ang nagbabalita, nagdadagdag yan ang kanyang point of view. At kung galit siya doon sa pinag-uusapan, papalabasin na rin niya yung lahat ng galit niya, idadagdag niya mga additional asido at lason sa kwento. Because stories are made to suit a purpose, and usually to hurt, to destroy, to judge. 1 Timothy 5:13, tungkol sa mga mahilig magkwentuhan ng ganito, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies saying things they ought not to.
Ito daw yung mga chismosa. Lipat ng lipat, bahay-bahay, kapit-kapit bahay, office-office, table-table, at mga sinasabi ang mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Hindi dahil lang sa content, kundi dahil din sa intent, sa intention. Ngayon, dumali na ang chismis. Hindi mo na kailangan magpalipat ng bahay-bahay. Text, ipass mo lang. Email, ilagay mo lahat ng gusto mo. Forward to, copy furnished. Sa internet, ang bilis-bilis magkalat ng chismis. Kaya, ang mga tao na may pagiging disente, ang tao na may pananalig sa Diyos, hindi ka pass ng pass. Forward ng forward. Pag may nakita kang news, dapat yun, sa'yo na, ilibing mo na. Lalo't pangit, chismis, nakakasira sa kapwa, bakit maikakalat? Ikakalat mo lang kung ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakataya. Halimbawa, sasabog ang bulkan, sabi ng mga volcanologists, pwede mong i-forward yung news para makapag-ingat yung matatabunan ng lahar. Pero yung ay buntis ang anak ni Kumare, ba't kailangan mong ipadala yan? Gagastos ka pa sa teksto para lang maraming makaalam na buntis pala ito. Eh, pero syempre, dahil yan ang kalaban ng anak mo sa pagiging honor nung araw, tuwang-tuwa ka na naging dalagang ina siya dahil after all, mas magaling pa rin yung anak mo. May paghihiganti kasi ang chismis eh. May pagkaingit, may paninira. Kasi kung kontento ka talaga, masaya ka, pag may nagkakamali, pagka mayroong nadadapa, ang nararamdaman mo, compassion, habag. Hindi yung, aha, kailangan ipamalita ko na to sa lahat. Kasi ikagagalak mo na madapa siya dahil magmumukha kang mas mainam at mas mabuti kaysa sa kanya. Kahit pa nga totoo yung balita, sabi, they talk about things they ought not to talk about. E paano po kung hindi yung totoo o kaya kaparasong totoo, maraming dagdag. If the content of gossip can be evil, the intent of gossip can even be worse. It promotes evil. Ano bang intensyon? Gusto mong sabihin, bakit mo ako dinadalhan ng ganyang balita? Bakit mo ikinukwento sa akin yan? Anong gusto mong mangyari? Galit ka siguro doon sa tao na yon, magalit din ako. Ingit ka siguro doon, so gusto mong siraan sa akin. O kaya gusto mong makuha yung kanyang pribilehyo, matanggalan siya ng pribilehyo, sa'yo lumipat, kaya mo siya sinisiraan. Mga kapatid, yung may nagdadala sa atin ng balita, huwag niyo susuriin lang yung laman. Totoo ba o hindi? Susuriin niyo rin, bakit sinasabi? Lalong-lalo na kung ang tagal-tagal na, nung araw dinaya kanya, nung araw ganitong ginawa niya, tapos ngayon lang sasabihin sa'yo, lumipat ang 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, kasi nung araw siguro kasama siya. Ngayon, hindi na siya kasama, kaya gusto na niyang ipahamak ito. Don't be manipulated by such evil intentions. Proverbs 16 verse 2, all a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord. Sinusukat, tinitimbang ng Diyos yung motibo ng tao kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Bihira naman kasi sa nagchichismis, yung sasabing, ang sama ako, nagchichismis ako. Usually, manhid siya doon. Akala niya okay siya. Pero ang sabi nitong verse, yun lang akala mo, innocent ka. Pero tinitimbang ka ng Diyos. Ang agenda ng mahiling magchismis, manakit, manira, sumira. Wasakin ang katotohanan. At siyempre, ano ba yung pain sa isda? Para mo mapakagat yan, kailangan meron kang bulate, meron ka ipapakain sa kanyang konti. Kaya ganun din, magpain ang mga chismoso. May konti ring totoo na ilalabas. At yun ang kaakit-akit sa'yo, pero ang lahat na pala ay bitag na lang at dagdag. 1 Chronicles 28:9, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. An assault on the truth is an assault on God because God is truth. So nagiging paglaban mismo diretso sa Diyos yung pagchichismis kasi yan ay nagpapa-iral ng kasinungalingan o ng half-lie and half-truth. Remember, a half-truth is also a half-lie. Kaya hindi pa rin yan tinatanggap kahit half-truth siya. When people gossip, the ears of the hearers and the mouths of the talebearers both get polluted. Nadudumihan ang nakikinig, nadudumihan ang nagsasalita. Meron sa atin sobrang mga pihikan. Hindi mo makain ang prutas na nalandingan ng langaw. Okay. Hindi mo makain yung hot cake or pancake na nalaglag sa lupa, natapakan ng mga naglalakad, nagpagulong-gulong, ayaw mo nang kainin. Sige, ayaw mong pumasok sa katawan mo yung marumi. Pero oras na nagchichismis ka, mabuti pa, kainin mo na yung pancake.
kainin mo na hindi lang yung prutas, pati langaw. Kasi sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 15:11, what goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. So sabi ng Panginoong Jesus, hindi mapaparumi ang espiritu ninyo ng anumang lululunin ninyo. Ang nagpaparumi sa espiritu ng tao, yung salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi yung pagkain pumapasok dito. So, sobra na ironic na may tao ang selan-selan, hindi makakain ng marumi, pero kayang-kayang makipagchismisan. Mas masahol yon, mas marumi yon sa paningin ng langit. What we say and what we repeat can make us unclean in the eyes of heaven. Matthew 12:36-37, again the Lord Jesus speaking. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Binibilang daw ng langit ang bawat salitang namumutawi sa ating bibig, at ito'y ating ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. We will be accountable for every careless word we speak. And careless doesn't only refer to what is false. Careless may also refer to what is true, but should not be said at the moment, should not be said in that occasion, or should never be said at all. Careless pa rin yun. Salita na pwede mong magamit ang mas magandang korte, tapos binibitawan mo sa mas pangit na korte ng pananalita, it's still carelessness, and we will be responsible for hurting people's feelings. Kahit totoo, nakakapagparumi ng espiritu ang mga salita na binibitiwan ng wala sa lugar o kaya ni hindi dapat bitiwan. When people gossip, people, reputation and feelings are damaged. Therefore, God is offended. Mahal ng Diyos ang bawat tao. Kahit yung taong nagkamali, nadapa, nagkasala. Kahit ang tao na matigas ang ulo, kahit ang taong paulit-ulit na nagkakamali, mahal pa rin yun ng Diyos. At para yan pag-usapan, husgahan, hatulan, yan ay dinaramdam pa rin ng Diyos. At lalo naman yung dinaramdam, kung ang humahatol, nag-uusap, at sumasakit sa kalooban nung nagkakamali, eh, supposedly, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano who should know better, nagiging doble ang krimen. Kung may pinag-uusapang masamang tao, tas ang nag-uusap, supposedly, yung mabubuting tao, kung may mabuti nga. Kaya dapat natin kinitingnan ang ganitong mga bagay. Hindi tayo pwedeng manakit ng kapwa na hindi nasasaktan ng Diyos sapagkat mahal niya ang bawat tao. Psalm 52:2, your tongue plots destruction. It is like a sharpened razor, you who practice deceit. Pandaraya, deceit in content, hindi totoo, and deceit in intent, totoo, pero masama ang balak, kaya sinasabi yung totoo. Gustong manira, gustong gumiba, gustong makapanaig. Now, how do we deal with gossip? Paano tayo makikitungo sa chismis? First of all, do not start it. Huwag kayong magpapasimula. Sarili ninyo na lang iniisip nyo. Kung hindi ikakaligtas ng sangkatauhan mula sa panganib na totoong-totoong nandyan, shut up. Keep quiet. Leviticus 19:16, do not go about spreading slander among your people. Huwag kang magkalat ng mga nakakasirang puri. Colossians 3:8, but now you must rid yourselves of all such things as this, malice, slander, and filthy language from your lips. Tigilan daw ang pagsasalita ng mga maruruming mga salita. Now, filthy language doesn't only deal with dirty four-letter words. Dirty language can be said in the most polite terms, but actually, topics that are destructive to others. Pag sinabi nating maruming salita, hindi lang mga mura, hindi lang yung mga walang kwenta, mga pananalita, pwede kang gumamit ng matatayog, magaganda, mabubulaklak, at mababangong mga salita, pero pag ang topic mo pa rin, eh ang ikasisira ng kapwa, marumi pa rin yun. Pinag-iingatan. Psalm 34:12-13 teaches us the secret of a peaceful life. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Gusto nyo ng magandang hinaharap, gusto nyo ng payapa, tahimik na buhay, sabi, iwasan na sumali
sa mga hindi dapat salihang mga usapan. Itikom ang bibig. How else do you deal with gossip? First, you don't start it, and you do not listen to it. Huwag makinig. May karapatan kayo magsabi sa chismosa, teka, okay lang yung usapan natin kanina, recipe ng inihaw na talong, pero ayaw ko nang pag-usapan pa yung kapitbahay natin. So, change topic. Dapat marunong tayong tumanggi na ganun. Psalm 120, verse 2, Save me, O Lord, from lying lips and from deceitful tongues. And let me repeat, deceit is not only in the truthfulness of the message, but also in the evilness of its intention. Say no, refuse, avoid. Kung ayaw mong nilalagyan ng kapatid mo ng mga kalat niya yung kama mo, yung cabinet mo, nilalagyan ng mga gulo-gulo niya, ayaw mo na yung bakuran mo, tinatapunan ng basura ng kapitbahay, huwag mong payagan na ang tenga mo gawing basurahan ng mga salita ng chismosa o chismoso. Kasi dudumi ka sa mga papakinggan mong salita. What do you do with gossip? Kill it. This is one murder that is godly. Kill gossip. Proverbs 26:20, Without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down. Pag may nag-away, huwag nyo na silang pag-usapan para tumahimik na. Hindi yung kumare, alam mo, sabi ni Lucy, mukha ka daw demonyo. Sabi naman ng kumari niya, sabihin mo sa kanya, mukha siyang aswang. Lucy, mukha ka daw aswang. Sabihin mo sa kanya, mukha siyang humaba na ng humaba dahil dito sa dalahira na tagadala ng balita. Una, huwag kayong magdadala ng balitang ganyan at kung may nagdadala sa inyo, panain ninyo. Lumayas ka sa aking harapan, tagadala ng balita. Kasi apoy man at hindi mo lalagyan ng bagong kahoy, bagong uling, titigil na yan. Yung sunog na wala nang masunog, titigil na eh. Lalagyan mo pa uli ng gasolina, lalagyan mo na naman ng kuso at maglalagablab. At yan ang ginagawa ng mga sulsol. Alam mo, sabi niya, pangit ka daw eh. Payag ka. Yung, hindi ka dapat pumayag, di ba? Yung gagalit-galitin mo, ang daming ganyang tao, regalo ng impyerno sa daigdig. Dapat hindi ka nakikinig sa mga sulsol. Yung mga ang salita nila, nakakapagpagalit. Brothers and sisters, be careful about this. Because this is a gift from hell. I'm serious. There are people who can make you angry, who can manipulate you without you knowing it. So nag-iingat ka, sabi mo, ang feeling ko bago siya dumating, ganito. Nung dumating na siya, ano naging feeling ko about another person? Tignan nyo, siya ang may gawa ng feeling na ito. Dapat itong pag-ingatan. When you hear news, do not pass it on. May nakalagay pa kuminsan sa text mo, please pass. Ba't mo ipapass? Minsan, may natanggap ako, bukas, nilindol, magigiba ang buong Metro Manila, please pass. So, alam ko, ano ka sinuswerte? Ba't ko ito ipapas? Nakakanervyos ito sa tatanggap at gagastos pa ako ng piso. Ano ka? Bakit ko ito ipapas? Mayroon mga ganyan, huwag kayong pass ng pass. Because every communication that passes through you to people close to you and people who believe in you becomes your responsibility. You cannot pass and say, pinas ko lang naman, bahala ka. Kung maniniwala ka or not, pag ipinas nyo, ibig sabihin, ine-endorse nyo yun. So, huwag pass ng pass. Do not forward, do not spread. Kaya pag-iingatan niyang internet because it's now hell's expressway. Ang dami-daming mga puring nasisira dahil dyan, walang kalaban-laban, hindi maipagtanggol ang sarili dahil nahusgahan na kahit hindi nalilitis. Walang puwang ang ganyang mga bagay sa mga anak ng Diyos. Exodus 23 verse 1, Do not spread false reports. Do not help a wicked man by being a malicious witness. Tinutulungan mo lang siya na paguluhin ang mundo. Someone once said, A cruel story runs on wheels, and every hand oils the wheels as they run. Ang balita na masama, ang balitang masaklap, unkind news about others, nakakarating lang yan sa malayo dahil pinagpapasapasahan. Kaya don't be a participant in it. Kailangan sa iyo pa lang tumigil na siya. The truth is, people privilege gossip too much. We privilege this vice rather than the virtue of silence. Tingnan niyo ang chismis, industriya na. Maraming mga tao naging icon dahil siya ang chismosa ng bayan o chismoso ng bayan. Dapat bang ikarangal yan? May mga hanap buhay ang mga tao na puro chismis. Yung hindi makapag-artista dahil hindi sila tipong artista, magchichismis na lang ng mga artista, kumikita rin.
Sa bahay nyo ba nanonood kayo ng mga TV shows na chismis? Aba, kilabutan. Yung pambayad natin ng kuryente, yung pambayad mo sa cable galing sa Dios, tapos ginagasta mo yung pera mo para manood ka ng mga ganito. Pero nagre-rate yung mga yan because people love to hear bad things. Bumibili ka ba ng mga magazine, ang title talaga, chismis. Diba? Anong tawag sa'yo pag bumibili ka nun? Kailangan pa bang isipin yon kung ano yung title dun? Bakit mo gagawing hanap buhay yung si ano, anak ni ganun, si ano, ganyan, si ganun, ganyan, ganyan? Ito pala ginawa nito nung pumasok sa hotel, ganun. Anong pakialam mo dun? Nakita niyo ang Panginoong Jesus, yung babae na nahuli akto sa pangangalo niya, hinihingi talaga ng batas at kaugalian ng Israel, batuhin hanggang mamatay. At nandun talaga yung mga tao, may bato. Saan kumampi ang Panginoon? Tinanong ba niya, totoo ba ang chismis? Hindi niya tinanong kung totoo ang chismis. Dahil baka na totoo eh. Pero kahit totoo, hindi niya ipinabato. Kahit totoo. Sabi lang niya, yung mga walang kasalanan, mauna nang bumato. At itaglaglaga ng mga bato sa lupa, walang naglakas sa loob bumato. Dahil may kasalanan din namang lahat eh. So magchismis kayo na kung sino ang anak ng may anak, kung sino ang gumawa ng ganito, kung sino ang ganito at ganon, kung wala kayo ni kaprasong kapintasan. Pero kung meron, shut up. Because you will only judge yourself. Because with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Do not burn the bridge over which you too must pass. Pag tayo ang nagkamali, tayo ang nadapa, tayo ang nalito, tayo ang nahibang, tayo ang nabaliw. Kung anong uri ng kabaitan at pagpapatawad ang hihingin mo sa iyong kapwa, yun ang ibigay mo ngayon sa mga nabaliw, nagkamali, nadapa. Huwag kang istrikto sa iba, tapos hihingi ka ng luwag para sa iyo, o luwag para sa iyong anak, o luwag para sa iyong asawang nagkamali. Kung ano ang nais mong tanggapin mula sa langit at mula sa iyong kapwa, yun din ang ibigay mo. Yan ang turo ni Jesus. Hindi niya kinunsinte yung buhay ng babae na yon. Sabi niya, go home and sin no more. Magbagong buhay ka na. Pero hindi na niya inungkat pa, ano, di tama, sabi ko na kasi sa'yo, yung mga nakaraan mo. Hindi na siya nang ganun. Kasi yung taong may kasalanan, at yung nabisto at napahiya, alam na niya yon, sensitive na siya. Hindi mo na kailangan dudutin yung sugat niyang nagdurugo na nga. Ang kailangan, tulungan mo siyang gumaling. At yun ang gawa ng mga anak ng Diyos. Hindi mo na itatanong, totoo ba o hindi. Ang point na lang, ayusin natin ito, huwag natin siyang husgahan, huwag natin siyang batuhin, dahil pag ginawa natin yon, para na rin nating binato ang ating sarili. Dahil lahat naman tayo ay may buntot na hila-hila. Wala namang taong walang sungay. Kuminsan lang ay maliit o malaki o naitatago-tago. Diba? Wala namang pamilya na walang baho. Walang pamilyang perfecto. Lahat ng tao may kapintasan, kaya nga ang iniaalok ng Diyos, kapatawaran eh. Kasi dapat lahat nangangailangan ng patawad. So ba't mo ipagkakait sa kapwa mo yung patawad na ikaw mismo at yung mga mahal mo sa buhay nangangailangan? Ang nanay mo halimbawa, nagkamali, gusto mo ba pag-usapan ng barangay? Kung ayaw mo yon, huwag kang sumali sa usapan tungkol sa nanay ng may nanay. Yung anak mo, nagkamali, nag-drugs, tapos ngayon nire-rehab, gusto mo bang alam yan ng buong baryo? Kung ayaw mo, huwag mong pag-usapan yung anak ng may anak na nire-rehab. Manahimik ka, shut up, manalangin ka kung gusto mong tumulong. Ito dapat ang mga anak ng Diyos. Kung minsan nalilito tayo tungkol sa identity natin, nakikiuso tayo sa sanlibutan, hindi mo na malaman kung tayo nga ba ay mga makadiyos o hindi. Kasi sumasali din tayo sa ganitong mga kahibangan. One mark of a true Christian is not his strictness, not his judgmentalism, not his legalism, but his capacity to forgive and to help those who fall. Yan ang halimbawa na iniwan ni Jesus na dapat nating laging tingnan bilang modelo. How do you deal with chismis? Do not promote it. Do not add to it by garnishing it. At kung kailangan talaga, nasabihin mo sa kapwa mo dahil warning mo yun sa kanya para hindi siya mapahamak, huwag mong dagdagan. Stick to the basic facts. And do not add to it by commenting on it. Pag nagbigay ka ng balita, balita lang, huwag editorial. Huwag mo nang idagdag ang iyong opinion. Ngayon, may mga chismis. Kuminsan, pakalat-kalat dyan. What do? Do not dignify a gossip by entertaining it. And do not dignify a gossip by reacting to it. Do not dignify a gossip by giving a forum to its promoter.
Kadalasan naman, yung mga nagbabalita at nagchichismis, gusto lang nilang sumikat. Gusto lang nilang madinig. Gusto lang nila 3 seconds of fame. Pag nagchismis sila at pinagbigyan mo, pag nagtanong sila at sinagot mo, pag may sinabi sila at nag-comment ka, you're actually giving them another chance to speak again. Binibigyan mo lang sila ng entablado. Binibigyan mo lang sila ng mic. How will you kill chismis that way? So deprive the gossip monger of any forum, of any pulpit, deprive him of any limelight or stage para matahimik na siya. Pero pag pinatulan mo, iniimbita mong magsalita siya uli. So pag may nagsabi, totoo ba na ikaw si Darna, si mga no comment? Tapos ang kwento. Kung sabi, totoo ba na ang anak mo ganun-ganun? No comment. Pero kung sabi mo, ano, sino may sabi niya? Mamaya, mayroong makukot na naman sa'yo, kakalat uli. Most of the time, silence is the best answer. When it comes to gossip, most of the time, silence is the best speech. Alam yan ng Panginoon. Sapagkat kung may tao na naging sobrang subject ng chismis, si Jesus yun, kung ano-anong chismis ang kumalat tungkol sa kanya, kaya nung nililitis siya, yun ang mga basihan ng paglilitis. Mark 14, 60-61, then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" In other words, the high priest was asking Jesus, totoo ba ang chismis? Verse 61, but Jesus remained silent and gave no answer. What's the point? What's the point in denying? What's the point in accepting? In both cases, you will dignify the accuser. You will dignify the rumor monger. Even sa church natin, mga kapatid, our policy is a policy of silence, a policy of no comment. May tatawag kong minsan, "Pastor, yung anak ko po nagpa-counsel sa inyo, ano pong sinabi niya? Totoo po ba na nagpa-abort siya? Blah, blah, blah." The pastor says, no comment. Our loyalty is to the counselee, not to the mother of the counselee. We don't talk about other people's lives, kahit nanay kanya. Ngayon, kung napaka-suicidal niya, balak niyang laslasin ang pulso niya, baka sabihan kita, diba? Na ang anak mo, bantayan mo, samahan mo, pero we are not to comment on things that pertain to private matter. Kaya nakakatiyak kayo, kung nagpapakounsel kayo, hindi yung pinag-uusapan at hindi uulitin kanino man. Kaya kung minsan meron tayong mga workers, meron tayong mga kapwa manggagawa, sasabihin ng mga iba, "Uy, alam ko po, makasalanan siya, dinidisiplina niyo ba yan?" No comment. We don't comment. It's private. Because to talk about it will only give the devil a space by which and through which to manipulate us, to divide us, and to sow more lies and gulo in our midst. Sabi nila, speech is silver, silence is gold. Kaya pag napapaaway din kayo, sabi ng kapitbahay, ganun ka daw, no comment, period. Wala nang madadalang balita pabalik dun sa kabilang panig. Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Pag maraming salita, nakakasingit si Satanas. At remember, hindi lang ito maraming salita per se, kundi maraming iba't ibang topics. May mga bagay, sabi natin, hindi yan dapat pag-usapan, hindi makakabuti, huwag pag-usapan. So do not give space and victory to its promoters. Exodus 23:7, have nothing to do with the false charge, and do not put an innocent or honest person to death, for I will not acquit the guilty. Kalaban ang Diyos ng mga paninirang puri. As sabi ni Frank Clark, gossip need not be false to be evil. There's a lot of truth that shouldn't be passed around. Period. Totoo man, hindi pa rin mainam pag-usapan. So do not privilege gossip at home. Kayo na mga nagpapalaki ng anak, pamangkin, apo, tiyakin ninyo na malinis ang inyong bahay. Yung iba ayaw nila may ahas sa bahay, masama sa bata. Ayaw nila na yung mga naka-expose na live wire, masama sa bata. Ayaw nilang walang screen ang bahay, masama sa bata ang mga lamok at langaw. Pero yung bahay punong-puno ng chismis, masama rin yun sa bata. Sa dinner table, eto na si Auntie Kikay. Hoy, alam nyo ba ang latest ating neighbors? Auntie Kikay, may mga bata, no chismis on the table. Diba? No chismis in the sala, no chismis in the den, no chismis in the living room. Kailangan palakihin natin ang mga bata na
hindi sila manhid na parang parte talaga ng buhay ang chismis. Kasi ang linaw-linaw sa Biblia, hindi dapat. So, bawal ang chismis sa bahay na ito. May mga bahay ang ihigpit, ha? Hindi mo maipasok yung sapatos mo sa loob nila. Hindi mo maipasok ang chinelas mo. Talagang maganda yon. Hindi sila nagpapapasok ng dumi. Pero lahat ng chismis, welcome. Mas marumi yun. Kailangan nating ingatan. Dapat, we do not privilege chismis at work. Yung mga coffee break, actually you're breaking somebody's bone and somebody's heart during the coffee break. Dahil may pinag-uusapan ka, lalo yung napromote pala si ano, chismis ang kotakot-takot. Eh, kanina kasi yan ang boss, chismis ang kotakot-takot. Nasira na ang puri ng mga tao because we privilege gossip in our culture. Hindi ba ang sabi, kung gusto niyang tahimik, papayapa, magandang buhay, avoid such things. Minsan hindi natin alam, kaya pala tayo may sakit, kaya pala hindi nagkiklik ang negosyo, kaya pala ang gulo ng buhay natin, bayad sa mga salita na ating pinapakinggan at sinasabi. Do not privilege gossip anywhere, and especially, do not let modern technology be a tool of Satan. Gamitin lang natin sa mabuti ang technology, huwag sa ganyang mga masasamang bagay. Importanteng importante. Marami siguro sa atin na biktima na niyan, o hanggang ngayon nabibiktima pa, o mahal natin sa buhay. Brothers and sisters, we must minister to the victims of gossip. Kita lang natin yung biktima ng lahar, biktima ng bulkan, biktima ng earthquake, biktima ng bagyo, ay yung mga biktima ng chismis. Kitang-kita natin yung babatuhin yung babae ng bato, pero ngayon ang pambato na ng tao, hindi na ganung literal na bato, salita. Marami tayo kumisang binabato. Nararamdaman din natin kumisang tayo yung tinatamaan ng mga bato. Yan ang ating gawing pamantayan, to be sensitive to these things, na hindi tayo nang babato ng kapwa, hindi tayo pumapatay ng kapwa through our words. At napakahalaga, maging sensitive tayo sa mga victim. Let's minister to them. But not by asking them, kawawa ka naman, pinagchichimisan ka, totoo ba? No, but just be silent and be supportive. There is such a thing as ministry of silence and ministry of presence. Pag alam mo yung isang tao, bugbog na, hirap na, nandun ka lang, nagsusupport ka lang without saying anything, ramdam din niya yun. And it's a beautiful Christian ministry. Pray for targets and victims of gossip. As we have said, usually, ang mga target dyan, number one, mga powerful, famous, visible, mga objects of envy. Sabi ni Jose Rizal, sa Noli Metangere, ang matatayog na puno ang pinupuntirian ng kidlat. Kaya mga heads of state, mga pinakasikat na artista, heads ng mga kumpanya, department heads, mga spiritual leaders, mga object yan ng mga chismis. Kasi syempre, Satan wants disorder. Satan doesn't want prosperity and organization. So una niyang gustong sirain ang mga namumuno. At kung gagawin niya yon through salita, gagawin niya talaga yon. Kaya dapat natin na ipinananalangin ang mga nakakataas sa atin, ipinagtatanggol sila sa mga chismis, totoo man o hindi, sapagkat pag sila'y nasaktan at nasira, nadadamay din tayong lahat. Kaya sabi nga ni Lord, si Satan, ang una niyang pupukulin yung leader ng flock para magkawatak-watak yung mga flock. So there's a lot of opportunity for those who are visible to be the targets of this kind of things. Mas lagi tayo nagiging supportive and we pray a lot. Sa atin ding pamilya, minsan meron tayong kamag-anak na nagiging object ng chismis. Ang tendency natin, sumali pa sa mga chismosa, makikondem dahil napapahiya tayo. Pero kailan pa kayo magpapakapamilya? Kailan pa kayo magpapakaama o ina, magpapakapatid kung yung mismong kapamilya ninyo nachichismis? Tapos nahihiya kayo, i-disown ninyo, doon kayo kakampi sa mga sumisira sa kanya. Ganun ba dapat ang pamilya? Ang pamilya kasi, yung relasyon natin, irrevocable. For better or for worse, magkakamag-anak tayo, pamilya tayo. So kung meron tayong kamag-anak, lalo member ng immediate family mo na nasasalanta ng mga salita, chismis, ganyan-ganyan, demolition jobs, the good, the humane, and in fact the godly way is to be protective and nourishing, to be forgiving, and to be kind. Kung meron kang lesson na ituturo, later na, pag naka-recover na siya, pero habang siya ina-attack, binabato, dapat natin siyang tulungan. Huwag ka nang sumali pa sa nakikibato para lang patunayan na malinis ka, kaya ikaw din babato. Ang pamilya dapat walang patakarang pagtanggap, walang patakarang pagmamahal. Kaya nilikha ng Diyos ang pamilya. At yung inuuto sa Biblia ng mag-asawa, hindi dapat maghiwalay. Kasama lahat yon. Magtutulungan kayo sa hirap at ginhawa,
sa tama at mali, you will be supportive. Not supportive in doing wrong, but support those who have done wrong to correct their lives and to recover and to be well again. Pag tayo committed sa ganyang klaseng faithfulness to our family, to our brothers and sisters in the Lord, to our corporations, we will have a peaceful life. Sa Psalm 5, 8 to 10, meron pong dalangin ng isang object ng gulo, intriga at chismis. At si David, lagi naman siya nagiging subject niyan kasi nga king siya, controversialized in many ways. Sabi niya, lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make straight your way before me. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with destruction. Their throat is an open grave. With their tongue, they speak deceit. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them from their many sins, for they have rebelled against you. Sabi, ang mga bibig nila, ang mga lalamunan nila ay mga libingan. Pag nagsasalita sila, may namamatay. Sabi, declare them guilty, O God. What they're doing is a rebellion against your truth, against your goodness, against your holiness. Gossip is cruel. It is not of God. It is never helpful. Never be a participant. And if you're a gossip victim, God is our comfort. God is our fortress. So let extend the goodness and love of God to those who are being destroyed by word.